Kalapatids, meron na naman kaming bagong ilonok visit ni JJPK, ang Sakulam. Gumagawa sila ng cake, mga kalapatids, ano? Ngayon, yung cake niya, papalitin namin na Aling Kikas Bibingka, mga kalapatids. Swap daw, swap. Swap daw sa Aling Kikas na special bibingka. Ayan o, sample ng cake na ginagawa nila. Ayun siya, mga kalapatids, YouTuber. YouTuber, oh. Pigeon Pansier. Si Ace Aquino. Ace Aquino, welcome po. Ito yung mga, ano nila, factory ng cake. Nandito na kami sa kanyang kalapatihan, mga kalapatids. Laki daw, ano. Ang taas ng bahay nila, mga kalapatids. Hiningal ako pag akin. Sarap dito, mga kalapatids. Fresco. Bali, anong floor na to? Fourth floor. Nasa pahapat na palapag na po tayo. Kinakamay nila. Ano? Kita yung bahay namin, mga kalapatids. Mga kalapatids, ito yung mga ano, breeder ni Ace Aquino. Ganda ng setup ng ano niya, duplicate. Ano? Sarap dito sa taas. Aliwalas. Maano, mahangin. Fresco. Tuwan-tuwa yung mga kalapati. Ah. Talaga, ano, magbibreed ng ano, maganda yung kalapati dito. Opo. Ito na lahat yung breeder mo, todo na yan. Ayan, lahat na yan. Ilang pares yan? Ano to eh, 4, 2, 4, 6, 8. 24 ganon, pero yung mga 20 siguro. 20 na mga breeders. Mga kalapatids, ito yung loob ng flyers loob nila. Eh, sobrang luwag. So, ano, maraming kalapati ang ano, pwedeng ilagay dito, mga kalapatids. Mga kaya isang daan dito. Ayan. Tapos, meron din sila, ano, tanong to, double tractor. Dito, mga ano, dito na uli. Yun, mga kalapatids. Ginayo kayo sa'yo. Okay. Ito mga kalapatids, yung trapdoor niya. Bali, ano to, double trapdoor. Sakto nga to, dun sa mga ano, sticker. Yung ano, pagkasaklaking. Kasi dito muna sila huli eh, sa loob ng ano, ng pangalawang ano, pangalawang trap. Ayan, double trapdoor yan, mga kalapatids. Kung may napansin ako dito, ito, ang ganda. Ayan, milky. Sa loob tayo ng ano niya, ng flyer slop. Napakaluwag. Pwede mag-basketball dito. Half court. Sa sobrang luwag. Ito yung perch nila. Ayan, ito pa isa. So meron siyang dagit dito, mga kalapatids. Shoutout sa may-ari nito. Ayaw na umuwi. Ayan, komportable siya dito. Eh ano, ang amo, yung ibang ang kalapate, pagka hindi sa kanilang bahay, pag nilapitan mo, lilipad na dyan. Dito, ang amo, yan o. Yan, red bar, mga kalapate, ito. Shoutout sa mga kalapate, baka ayawin ni JJP na yan. Yunin nyo na, baka ayawin ito. So, ayan yung harap ng loop nila, mga kalapate, sobrang laki. Ayun, yung viewing, ang laki din o, yung patanawan niya. Talagang ano, mabilis maaamo yung ibon. Huwag lang makikita to. Ako po. Ayan, papakita ko sa inyo yung loop. Ang ganda, mga kalapatids. Ayan, good day and God bless, Kalipad. Welcome, Idol Reggie Cruz sa pag-visit sa Edron's Loop. Ako nga po pala si Ace Aquino. Ayan, mahilig din kumanta. And of course, ano, pigeon fancier. Tsaka shout out sa mga taga MPC. Ayan, kaila Press Marlon Lim, tsaka Press Richie, Alan De Leon, tsaka sa ARPC, tsaka sa KRPC. Ayan, dyan po tayo mga members sa mga local club na yan. Ayun, tapos itong loft na to, nag-start to actually during pandemic. And isa rin si Idol ano, Reggie sa nag-inspire sa amin para mag-alaga ng kalapate. So, madalit sabi, takot na ang paalam kasi ano eh, hindi
ayoko payagan magkalapati noon kasi nga baka masira bubong ganyan ganyan, pero nakuha din sa prayer tsaka din sa tulong ng mga kapatid ko, kaya nakapagpagawa ako ng loft. Tapos ang istorya noon, hindi naman nagagamit yung four wheels na sakyan, hindi naman extra naman kami yung sakyan, kaya binenta ko yun para nandito sa hobby na to. Pero ano, kung saan pamapunta yung pera, ito ininvest ko na dito sa pag-aalaga ng kalapati. Same time, makatulong din tayo kasi nagpaparapon din tayo dun sa walang pamilya ng kalapati. Ayun, nag-upusa ako na mag-aalaga ng kalapati year 2021. Last year lang, during pandemic time. Kaya naisipan namin bakit kalapati, pwede namang ibang alaga, aso o pusa. Gustuhan namin yung kalapati kasi nung kami elementary days, talagang nag-aalaga po ako ng kalapati doon sa bubong ng lolo ko. Kaya madalas nasisigawan, tapos hanggang namumura din kami dahil nga ano eh. Ang ingay doon sa bubong pag natatapakan, tapos one time nalusot pa ako doon sa plastic na yero. Kaya na-stop din ang pag-aalaga, tapos ngayon may pagkakataon. At isa nga po doon sa nakapagpa-inspire sa amin ng mag-alaga ng kalapati. Idol Reggie Cruz, ating idol. Mga kalapati, may napansin nga ako dito. Ayun yung isang kalapati niya, nandun sa sulo ko. Ayun na, yung puti, ayun o. Parang saan siya pumapasok dyan? Doon siya pumapasok sa may lambat na yun, o. Tapos pagka i-exit siya, lulusot siya hanggang ilalim, ilulusot niya yung sarili niya. Parang alam nga, pwede sa magic yan eh. So, alam niya na yung ano, papasok at palabas. Alam niya. Pero ang ganda ng itsura niyo. Ganda niya. Ayun o, nasa likod ng kulungan ang mga kalapati. Nagtataka ako bakit siya, paano siya nakapasok dun. Napalisan niya yung tatay niya. Ito. Diyan, yung white na yun. Yan ang pinapalisan niya. Pero ito. Ayan, ito tatay niya. Ayun ang tatay niya. Ang ganda ng tatay niya mga kalapati. Bali, ano yung mga linyadang ano, inalagaan mo ngayon? Ayun, mostly, ang alagang kalapati ko ngayon ay galing kay Kuya Richie Alan De Leon, presidente ng MPC. Kasi kapitbahay namin siya. Kaya nung pumunta kami ron, kasama ko yung tatlong kapatid ko. Ayun, hindi naman kami napahiya. Nakapinigyan kami ng discount. Ayun, kasi kami alam namin. Sa mga hawak namin, mga Joston, meron din kami mga Anson Ong, ayan. Tapos meron din kami na important na itong hawak ko na to, Vandenbroek, one of my favorite kasi apple body, tapos may exceeded yung paa. Actually, natawag kong paala nito, si Kuntil. Kaya yung paa niya, hindi na malalabas yung sing-sing dahil may Kuntil siya. May Kuntil siya, guys. Oh. Oo. So, yung kaya Madam Paola naman, meron sila, si Dikit. Si Dikit. Kaya naman, si Kuntil. Si Kuntil naman, guys. Ayan, apple body siya. Tapos meron din kami mga Holson, meron din kami Jose Torres. Ayun. So, Dan Arden, tsaka meron din kami Paul Sayon, mga imported lines. Ayun, ito yung ibon ni Kuya Alan, Richie De Leon. Ano to, maasin line niya. Ayan, din. Gandang kalapati po nito. Tapos yung isang anak niya na nandiyan na sa loob, actually, mataas lumipad, ano? Ito yung si Maasin Line. Yung Maasin Line, matitindi yung yung inumpisa niyang alaga, mga kalapatid. Newbie? Kaya, halos isang taon pa lang, Opo. Saan ka kumuha ng idea na bakit yung mga lahi na yan yung in-acquire mo o binili mo? Hindi na ako lalayo kasi lagi kong pinapulot po yung vlog ni Reggie Cruz. So isa rin yun sa tip ko sa mga newbie na kung mag-aalaga kayo, manood kayo ng mga vlog ng mga concern na hindi lang puro patawa, kundi may mapupulot kayo na aral. So example lang yan si Reggie Cruz. Nakita ko kasi na kung bubuha ka ng kalapati, dapat dun na dun sa legit na nag-aalaga mismo ng kalapati or medium fancier na nagpapa-champion. So dun kayo lalapit, hindi lang dun sa sabi-sabi line. So puntaan nyo mismo yung
Pigeon Patsy ang nagsasabi. Bago yun, sabi-sabi na yun. Opo.